Hey guys, welcome back to the vlog. Oh, di ba? May pasinging ano tayo. Tanggalin natin ang shades natin kasi para naman tayong outing. For today's video, saan ba outing natin, boys? Boracay, char, hindi kami pupunta ng Boracay. I wish sa Boracay kami kasi pag sa Bora, chill na chill. Ang pupuntahan naming lugar ay papaguri namin ang sarili namin. So papunta na nga kami ng Subic ngayon. Ang kasama ko si Mike tsaka si Nico, pero ibang mga kasama namin nasa ibang auto na sila, pero nasa NLEX na rin sila. So anyway, dahil nga po sumali tayo sa ODAX 200, so hopefully makarating tayo doon ng mga alas 3 ng hapon kasi mga 3 hours no from here. Mga 3 hours yung biyahe namin. And ang pinaka bongga doon is sana hindi tayo masyadong mahassle sa mga pila ngayon dahil may registration pa kami pagdating doon. 1,500 yung participants. So I do hope maayos yung sistema nila para hindi mahaba yung mga pila natin mamaya. So kung mapapansin nyo, di ba, may sipon-sipon pa tayo. Pero safe naman tayo sa COVID dahil may panlasa at may pang-amoy tayo. So hopefully matapos namin yung 200 ride. Anyway, kung gusto nyo makita lahat ng mga gana for ODAX, keep on watching this video. Andito na kami sa NLEX. Nakikita nyo ba yung bike sa harap namin? Ang solid nila, oh. So, hindi siya bike rack talaga. Anong tawag doon? Bike rack din. DIY bike rack. Pero, delikado bike mo dyan. But anyway, ang dami naming nakita. Ako actually, nung pa-uwi pa lang ako, tapos si Mike tsaka si Nico, sa EDSA tsaka sa NLEX, pati sa mga gasoline station, lahat naka-bike. So, dalawa lang pupuntahan yan, Subic for ODAX or sa Clark para sa Duathlon on Sunday naman. So, ito yung mga katropa natin, mga adik din sa Padjak. Dumayo pa po ng Subic para paguri ng mga sarili nila. Oo. Oh. Sipatan namin yung isang kasama namin. Andun sila. Hello! Si Charles and Mel. Tawang-tawa po ako sa mga kasama namin kasi hanggang ngayon inaantay nila kami sa NLEX. Eh, hindi nila nabasa yung message ko kasi ang dadaldal nila sa group chat. So, ang nangyari, hindi nila nabasa yung message ko na mauna na kayo guys kasi sabi ni Mike, ayaw niya nang magpahintay dahil baka matagal pa kami. Manggagaling kami ng exit, eh baka matagal. Ang nakabasa ng chat ko ay si Leo at si Elvin. Sila yung naghihintay sa akin doon. Nag-uusap sila. Tapos sinabi ko, una na daw kayo kasi sabi ni Mike, traffic sa exit. Ang cute-cute! Ay, tawa ng tawa si Nico. Tinatawanan kayo. Deserve! Lagot ka. Dito na kami sa Subic. So, sa Mango Valley 1 kami naka-check-in. Pero 2, sorry. Unfortunately, hindi sila naglagay doon ng pre-registration sa area na yon. Kailangan pa namin pumunta dito sa Mango Valley 2 ba to or 1? 1 para magpa-register. So medyo haggard siya kasi kaya nga tayo nag-Mango Valley na hotel kasi akala natin nandun na siya lahat. Hindi natin alam na may 1 and 2 pala. Kapag next time pala, dapat kung saan yung official na hotel nila, mas okay sa iba na lang. Kasi nakikita na namin yung tao ngayon dito sa registration area. Medyo madami siya. So, sana next time, if may ODAX part to sa Subic, kung may 1 and 2 hotel, dapat sa parehong hotels, may registration area yung mga magra-ride. Suggestion lang po! Para di haggard, lalo 1,500 po ang participants. Diba? I know. So, ito yung isa pala. Mas malaki pala yung hotel dito. Tapos, ayan na yung arko ng ODAX. Dito yung start ng ride. Pero pipila tayo sa init ng araw dahil ito yung registration. So, sana naglagay na sila dun sa kabilang hotel. So, ayan yung pila. Yan po yung pila. Napakahaba, no? Mukhang kulang po ang stop for ODAX. Maraming magra-ride ng 300 kilometers. Sobrang daming magto-200. So yata yun, yan, yung pila na yan is for the 200 kilometer ride. Ayun si Mike, tsaka si Nico.
Nanginit, nandito lang ako sa gilid, pinapila ko sila. So, yun pa, malapit-lapit na kami sa finish line, guys. Finish line ng pila. Konti na lang, malapit na kami sa pre-ride check-in. Mas mahaba na po yung pila ngayon. Dumating na yung ibang kasama natin. Gusto mo mawala yung pila? Sabihin ko lang may COVID ako. Gusto nyo ba? Meron po tayong nakita dito, representative ng Miss Universe Philippines 2020 vision. 1 hour later. Ayan, after 1 hour ng pila, tapos na tayo sa registration. May libreng bandana, yung 1-5. Yun lang, di pa kami bumili ng medal kasi baka di namin matapos. So ito na po yung pila. Kanina nandito lang yan sa white na van. So, sobrang haba na niya, guys. As in, super haba. Pila yata ito ng 200. Ayan na sila, oh. Sobrang haba ng pila. But it's worth it! Okay, saan na tayo? Hotel na. Basta kami. Excuse me po. Punta na kami na ang hotel. At magpapahinga. And ihintayin namin yung iba pa namin kasama na di pa nakakapagpa-register. Tapos tayo ay mag-dinner. And then rest na ng maaga para matapos natin, hello, ang 200 ride bukas. Guys, finally nandito na kami sa hotel room. 4:45 PM na ngayon. So, nakasettle down na kami. Hindi pa super settle down kasi kakapasok lang namin ng room. So, ang ganda ng room na napunta sa amin dito kasi as a first floor lang kami. Tapos, ayan lang. Nakikita ko yung view from outside. Tapos, nandito na rin yung mga bike namin. Ito yung extra bike na gagamitin namin ni Mike just in case may masiraan sa amin dalawa. And then, of course, yan yung mga bikes na gagamitin natin. Tapos, ayan, maganda naman yung room. In fairness, nagulat ako na maayos siya. Tapos may bathtub pa sa loob ng banyo. Yes, medyo luma na yung room dito sa Mango Valley. Pero, so far okay naman siya. And mababait yung mga staff nila dito. So, kumpleto siya. Meron siyang ref, may cabinets, may TV, of course may aircon. Tapos kita-kita kami ni Mike, magla-live show kami mamaya. Char! Anyway, mag-aayos-ayos lang muna kami ni Mike dahil mamaya mi-meet namin ulit yung mga kasama namin siguro for one last meeting na mga kailangan namin gawin bukas. Good morning, guys! It's our ride day today. So as you can see, nakabihis na kami. And nagising kami ni Mike ng 2 a.m. kasi meet up namin sa lobby is 2:30. Yes, 4 a.m. pa actually yung ride namin pero maaga kami kasi nag-worry kami dun sa dami ng participants. So sabi, ang suggestion ng isa kasama namin is gumising kami ng maaga para pumunta na doon sa kung saan yung start para at least nasa unahan kami at hindi kami makikipagsiksikan doon sa likod. So, excited na ako. Sana matapos ko to. Seryoso talaga yung sad namin, no? Gusto niya talagang matapos fine lahat. Yes. Diba, for the support, for the support si Kuya Ingman. Oo. Rolling na yan. Hindi talaga pumasok ng kwarto niyo para makatulog kayo, ha? But, okay, so papunta na tayo ng start ng ride. Dun yun sa kung saan kami nag-register kahapon. Stop first go. Wow, una-una kami. Wala pa pang tao. Say hi! Hi! Morning! Mga otak-otak siya, no? Welcome to the vlog! All the checkpoints are very visible from the road. There are no secret checkpoints. On the 69th kilometer mark, there's a steel bridge. Ride safe! 30 seconds to start! 30! Oh, sige, Jeannie, ratratin mo na yan. Okay, 10 seconds! Countdown, pero not a race. 4, 3, 2, 1, rock and roll! Safety first!
Hi, so welcome to Subic Sign. So, nakaka 5 kilometers pa lang kami. Checkpoint na tayo. 40 kilometers, guys. 40 kilometers pa. Tuloy nyo na yan. Morning, morning. Ingat, ride safe. Oh, dito sa area na to, sobrang daming lubak. Nakaka 24 kilometers na kami. Nika, 24 na, no? 25. Oh, 25 na. Kasi na-post ko yung sa akin. 21 lang yun nandito. Ay, paano kaya yung 3 kilometers ko? Medyo malubak. Bike, 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 bike. Kuya, padaan na. Putik na. Ang kanon. Sira ulo. Nasa tulay na tayo. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng tulay. Basta malapit na tayo mag 30 kilometers. Bilisan kayo doon sa ano. Okay, okay lang. Natin. Yung bike ko sinasaniban. Nag-ship mag-isa. Kanina pa ako busit na busit. Hindi ko nga alam eh. Papacheck ko kay Mike. So, andito na tayo sa first checkpoint. Ito yung mga kasama natin. Tinoyo yung bike ko. Nag-ship siya mag-isa. Ito. Iwasan mo to. Hindi ko nga siya napindot. Hindi ko na naman sisisihin niya. Hindi, ito. Hindi ko nga napindot. As in, nag-shift lang siya mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Ako hindi natin pwedeng galaw. Hindi pa rin. Ganun pa rin. Kaya di ko alam kung ano nangyari. Gano'n tayo kabilis doon? Wow, kabilis. Ilang oras natin kinuha? 1:52. 1 hour 52 minutes. 27 yung kasama. 28. Okay. So, pasok pa tayo. Anong oras na? Time check. 5:59. 6:10, alis na tayo. 6:10, alis na tayo ng 6:10. 6:10? 5:59. 10 minutes. Magsasabi kami pagkababagalan nyo na. Medyo maaraw na. Wala pa rin yung sag namin. Anyari. 4 kilometers pa. Actually, malayo pa naman. Makikita natin siya. Pero kung kaya nyo pa ako, diretso na lang. Parang yung ngayon. Okay, let's go. Let's go, one and go. Okay, tayo. So, nagpahinga kami doon ng mga, 10 to 15 minutes. Naiwan yung ibang kasama namin kasi hintayin daw nila yung sag. Pero itong first group masyadong mainit. Char, ayaw po nilang huminto. Hindi, sayang kasi yung wala pang araw. Mas masarap pumadyak ng ganyan. Mas hindi nakakapagod. Kaya popondo na kami. And hopefully, pakisama yung bike ko. Mahangin pa ngayon. Alas 6 pa lang kasi. Popondo na muna kami.
time pumondo hanggat maganda yung weather. Mamaya kasi dagdag yung pagod kahit mainit na. Ganda dito, puro puno. Lamig! Woo! Kasama kasi, makaisandaan lang kami, okay na kami. Tapos, pwede na ito mamaya, 25-25. Uy, sad natin, B! Bawal huminto! Ayun yung sad namin, oh! Kita ko yung bike ko, eh! Ayan, meron tayong mga kasabay na truck na ganyan. So, talagang ingat lang, pati mga sasakyan. Pero ang ganda dito, grabe. Sobrang ganda ng view. Takbong 30 pa rin kami. So, minemaintain namin yung speed namin since kanina. Pero may mga times na nag-35 kami. Pagka napapasarap yung mga nasa ulan. Okay, kasalukuyan po tayong umaahon. Pero banayan. 3% raised. 4%. Kumukunat, kumukunat. Oh, taro yun, ha? Oh, big ring all the way, yun. Oo, oo. Ha? Oh. Ha? Bahala kayo dyan. Magsispinning lang ako dito. 4.8% region. Five. So, okay yung mga ahon dito. Ewan ko lang sa dulo. Banayad naman lahat. Ayan na naman. Kinatoyon na naman yung J-Green ko. Nag-shift na naman siya mag-isa. Hindi ko alam ano nangyari. Sana umabot ako sa 200. Uy, ganda ng view. Thank you.
dito na tayo sa second checkpoint. Tapos na kami magpa-QR. Okay. Naghang yung GoPro ko kanina. So yung entire ahon namin, halos napakadaming ahon para kaming umahon sa sumulong. Hindi ko na siya na-video, pero okay lang kasi yun din yung ruta namin pabalik. Ay, hello po! Hello! Tag namin, no? Oh. Ayun sila. First place! Grabe! Pwede ba? Ayoko na! Sakay na lang ako sa sag! Ayoko na! Kalahati, kalahati! Dito na yung food! Ayan, no? Ayan oh. Ito yung isang sag namin na dito tayo, andito yung pagkain. Lunch na. Coach, ayoko na. Kain na tayo. Good job. May yellow kayo? May yellow kayo doon? Nandito may yellow. Ayun na may yellow doon. Love ko kay yellow. Love gusto ko yellow. Ay, may yellow. Yellow. Bahingi yellow. So halos andito na kami. Complete na kami, almost complete na kami. So aahon na kami, tapos hihinto kami ng 25 kilometers kasi nakaka 100 na kami. Tapos doon kami magla-launch. Sabi ni Jamie, sabay-sabay na tayo paahon. Ang sagot ko talaga ha. Oo, kasi una talaga, sa course. Of course. Sure na. Final answer na yan. So ride out na tayo ulit. Sobrang init na ngayon. Ito na yung mahabang ahon. Halo yung pahirap. Ngayon, umaahon na kami. Kapalik. Mainit na. Tapos mga nag 3 to 5 yung gradient. And then may mga konting lubak. Tapos kasabay din namin yung mga sasakyan. Medyo sumasakit na yung dita ako. Mahaba-haba pa to. Ay, 9.7 yung gradient. Grabe. 11.5 shoota. 12%. Walang katapos ang ahon. Ayaw matapos ng ahon. Kanina parang ang bilis ng 50 kilometers namin. Ngayon, 25 lang yung ipapahinga natin, pero hindi ko ang tagal-tagal-tagal. So, natrangko natin ngayon si John. So, ito lang tayo sa likod niya. Ang ganda ng pacing niya. Nakita namin sila ng asawa niya dito sa isa sa mga road pabalik. Dahil wala na yung ibang kasama namin. Ewan ko MIA na sila guys. Kaya, sunod na lang tayo sa pace nito ni John kasi maganda ang pacing niya. Na mauubos. Natakbo pretty please. Puro patag na to? Ay, salamat. Trinak read nyo ba to? Natrack read nyo to? Hindi na? Nanood kami vlog. Oh my god. Vlog na. Oh, nasa Sierra Madre na yata ako. Wala talagang hindi tumitigil yung ahon, guys. Sabi ng asawa ko. Kaya dito kami sumali, puro itong tumatag. Dami pa rin ahon eh. Kasama pa rin namin sina George na yung husband niya. So, ba, ingat kayo! Ingat! Yung asawa ko parang di napapagod. Stop na sila doon. So, si Mike ayaw pang mag-stop. Bakit? 75 more to do. Mind game na talaga to. Positive thinking. Kaya ko to. Ah, kahit mainit. Buti na lang, yung mga rides namin, yung mga practice namin, lagi namin ginagawa sa norte. Sa Bulacan tsaka Pampanga, pwede pa mainit doon. Kami ni Mike.
talaga kayong buddy-buddy kahit na madami kayo. So pinag-usapan din namin yung kung sino yung mga magkakabal. Kaya ba? Oo. Natanong ako ni Mike, kaya ko pag yes, kaya natin. Kaya ba? Stop over tayo for Buko. Love, ilan na sa'yo? 129. Ilan pa? Mga 25 pa siguro. Bago tumigil ulit? Bago din sa fuel. Ayan sila. Buko lang, tapos banan na ulit. Pagod na ako. Naiihi ako ulit. Pero mamaya na kahit doon na siya. Doon na lang sa gas. Kaya ang hirap uminom ng uminom eh. Sa ride na to kasi mawiwiwi ka. So bakbak na kami ulit. As in wala pa yata kami 5 minutes na pahinga sa Bukohan. Ayaw ni Mike papahinga ng matagal kasi minsan kasi daw yung cause ng pagka-cramps. So kasabay na namin yung isa namin kasama, si Elvin. Suggestion ko pala sa mga, ayan, yung mga sasali ng Odax na mga first time. Pagpipili kayo ng jersey, maganda yung color na napili namin, which is yellow. Pili kayo ng mga striking colors, yellow, orange, or white. Kasi kanina nung madaling araw, kitang-kita kami. Kahit madilim. As in, nag-glow yung color namin. Sharina. Okay. 157 kilometers. Last checkpoint. Galing mo naman. Basic sa'yo ah. Okay, nandito na tayo sa second checkpoint kanina. So, last checkpoint na to, no? Last checkpoint na, tas dun na.
Okay. So, kakain na ako. Pumasok na ako dito sa loob ng kotse. Hindi ko na kaya. Bala na sila dun sa labas. Ang mga boys nandun, oh. Ito, oh. Ayun sila, oh. Boys, thank you! Welcome! Mga asawa ng mga Team Noisy, oh. Asawa ni Jello nandito. Grabe, hi. Full support sila. Tsaka si Ninya nandyan! Ninya, thank you! Hi! Welcome! So sila ang aming mga tagapagligtas, kundi dahil sa kanila, baka talagang hindi namin kayanin lahat to. Ayan, may food na kami dito. Oo nga. Oh. Ayan na si Ninya, oh. Sumakay na siya. Hi! Yung nabibigay po ni Boss Glenn. Uy, thank you. Buti naman. Ayan, oh. Thank you, Kuya! Bukas ba ito dito? Yung nabibigay. From Odax yan? Mm. Wow, thank you. Sige pa. Thank you. Nahanap niya ako? Sabi, bigay dyan sa grupo ni DJ. Oh, thank you! Ano name niya? Si Boss? Boss Hanka. Oh, thank you, Boss Hanka. Sir Glenn, thank you! Thank you, sir. Sige, dito na lang sa likod. Grabe itong si Ninya talaga, ang mga momshi natin. May first aid pa sila. Tignan nyo. Oh. Ayan, oh. May sinagip ka pa daw kanina. Oo. Nagamit mo ang pagka-nurse mo dito. Una parang ayaw nga eh. Nung sinabi ko, nurse po ako. Ay, sige. Biglang ganun siya. Pero tatanggalin parang nahihiya kasi sila. Pinapa-bike rack ko naman. Ano daw nangyari? So tumuloy pa rin siya? Hindi na. Yung mga kasama niya. DMF na siya. Oo. Babae, lalaki. Lalaki. Ang dami. Okay. Ride out again. Bike na bike po lahat ng mga Ma'am, siyang pangit ka banding nitong mga to. Ayaw magpahiya. Nanggigigil ako. Hello. Ito na po sila. Bike na bike po yung mga kasama ko. 10 minutes lang po ang pahinga dapat. Last 40 na tayo, no? 50 pa po. Kalmahan natin. Sumasakit na kaliwang hita ako. Ito po yung tatlong laging nauuna sa amin. Mga anak ng araw yan. Mga hindi naiinitan. Saka mga anak ni Iron Man. Hindi napapagod yung legs. Sabi nila, kakalma na lang daw kami kasi last 50 kilometers na. Pero hindi tayo sure dyan. Hindi ko naman sure kung totoo kakalma lang sila. May 25, may 50. Ano 50? Ano difference? Ano malaki? Ducks ba yan? Patingin yan. Super ducks. Halo-halo break para hindi ko maisip yung papadyakin. Ang sakit na lang legs ko. Buti na lang may halo-halo si ate dito. Ano, pagod ka na rin, no? Ang sakit na lang legs ko. Ang sakit. Ang sakit, grabe. Halo-halo. So, naglagay kami ng yelo sa legs kasi masakit na yung legs ko. Bagong kaalaman, turo po sa atin ni Jimmy. Pag nananakit na yung mga hita nyo, lagyan nyo lang yelo. So, maligo. Last 30 kilometers, ride out na ulit kami. Nagkaroon na naman kami ng konting energy dahil sa halo-halo. Padyak lang ng padyak.
bumabike tong area na traffic kasi wala nang mapagbabaykan. Tingnan nyo naman, yun natira sa amin. O diba? Kain na kain. Sina to? Ay, grabe. Katakot. Go, go. Paunahin mo na sila, love. Hindi ko kaya magbike sa gilid ng bangin. Ikaw na lang. Putik, tignan mo. Yan ang pila ng QR para sa nakatapos ng ride. Kaya nga, yun din yung gusto kong sabihin. Mula sa pre-ride hanggang sa pagpapa-QR pila. Oy, first batch! Congrats! Ito, ang bibilis oh. Ay, selfie tayo. Anong time nyo? 2 hours? 2:52 p.m. Congrats! Inaantay namin yung papa namin kasama. Congrats! Uy! Naiyak ako! Natapos ko! Naiyak ako sa pungi, hayop yan! 209! Oh my gosh! Audax aftermath! Itura ko, oh! Mukha na talaga akong mabaho. Hindi lang mukha, amoy mabaho na talaga ako. Tapos, check nyo tong shoes ko. Look at my shoes! Sobrang dumi. Thank you po. Even yung socks ko, super dumi. And yung bike. Ang dumi-dumi ng bike ko. Gabi namin yung aircon. Ayan, yan si Mike. Kain na siya. Maliligo muna ako, pero... Yan ang mga bike namin, super dumi. Tungkol na ako, kahit nasira-sira, naitawid ko pa rin. Hindi ko alam actually kung ano yung nangyayari. Basta nag-shift siya on its own nang hindi ko siya pinipindot. Kunwari, nag-shift ako, nag-shift pa siya ulit. May multo. So anyway, inaantay nga namin yung iba namin kasama. Kakain si Mike, maliligo kami. Then babalik kami doon para salubungin yung iba naming mga kasama sa Team Noisy. I'm so happy! Grabe, di ako makapaniwala. Tanungin natin si Mike. Love. Mamaya na yan. Anong pakiramdam mong natapos ko yung Audax? Kahit inaway kita ng paulit-ulit. Masaya ako talaga. Dahil siyempre first ano natin to. First medal namin sa biking talaga. Saka pinagandaan namin eh. Galing niya. Ang lakas niya ngayon kasi iniisip ko mga yung papunta pa lang kami ng 150, tutukod na siya. Pero hindi. Talagang ano, sinasabi niya, go, go, go! Pero nung bandang huli, medyo nakita mo pagod na ako yung last 20, no? Last 20, pagod na ako, no? Tapos yung traffic talaga, yun talaga yung nagpapagod sa akin. At syempre, hindi ko yan matatapos kundi dahil kay Mike kasi siya talaga nag-push sa akin na, padyak pa, kaya mo yan, kaya mo yan. So sa mga nakakita po sa amin sa kalsada, normal po namin yon. Pero pag nandito na kami, bati na kami. Congrats, wow. Love! Last na yun, ah? Oo. Last Audax na yun? Woo! Charot! Sabi nila, pag nataray daw, hindi na daw titigilan, eh. Anyway, tignan na lang natin. In fairness pala, okay yung mga ginamit kong helmet, itong Proton. Tapos, okay din tong gloves na ginamit ko. Akala ko mag-aano ako, anong tawag doon? Parang magkakaroon ako ng something dito, kalyo, pero wala. Tsaka magaang siya gamitin. So this one is from Podium Designs. Libre nila to sa akin sa mga binili kong jersey and bib. And then, itong pinagawa namin from Royal Manila, okay din siya. Medyo masikip lang yung napili kong size. Pero next time, luluwagan ko na lang. Yung bib natin, very important yun. Na dapat super, anong tawag doon? Komportable niya. So in fairness, ito in-order ko to last minute, mga 3 days ago. Bago yung Podium. So, in all fairness, lahat ng mga ginamit natin ngayon, even the socks, yung socks from Melanie and Charles yan, and then yung DMT shoes that we bought sa Colnago, Manila, everything is okay aside from
yung bike ko talaga, yun pa yung nagloko. So dadaling ko to ulit sa Colnago, Manila para ipacheck sa kanila kasi napacheck na namin to before, tapos bumalik na naman sa ganun. Hindi ito yung issue before, so hindi ko alam kung ano na may nangyari sa kanya ngayon, bakit siya nag-shift on its own. At syempre, oo naman. Actually, wala sa vlog kanina. Nung nasa utak ko pa lang, nung patapos na yung ride, mga 5 kilometer, talagang nagte-thank you, Lord ako. Tapos nung naglalakad kaming apat, kami ng mga kasama ko papunta dito sa hotel, sinabi ko talaga sa kanila na ang bait sa amin ni Lord dahil walang nasiraan, walang na-aksidente. So, at ang ganda ng weather, hindi umulan. So, thank you, Lord, for guiding us today sa aming ride. Hindi namin ito matatapos, kundi dahil sa'yo. Thank you, Lord! Mga proud wife po. Thank you po! Hi! Congrats! Ang po, iniwan ko na. We don't drink after the ride. That's my coach's advice.